Una si Anak Loren ng pag-asa para po sa ating lagay ng panahon, lalo na ho dyan sa Negros Island. Ana, maganda umaga. Maganda umaga, Manong Ted at Ma'am Angela. Ito po yung lagay ng ating panahon ngayong araw dito po sa Metro Manila, pati na rin po sa Ilocos Region, Cordillera Division, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Calabar Zone, at pati na rin po sa Mimaropa, Western Visayas, na kung saan kasama rin po dito yung Negros Island, pati na rin po sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay inaasahan po natin na ngayong araw ay makakaranas po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, epekto po ito ng habagat. At sa the rest of the country naman po, generally fair weather condition, pero pagsapit na hapon at gabi, may mga isolated rain showers pa rin po tayo inaasahan. At sa ating pagtaya nga po ngayong araw ay makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, kaya po yung ating temperatura ay bahagyang hindi po tataas, though nasa around 32 degrees Celsius pa rin po yung ating air temperature, so posibleng sumikat pa rin po yung ating haring araw, pero yun nga po, posible po tayo makaranas ng mga pag-ulan tulad po na naranasan natin kahapon. Sa kasalukuyan naman, Manong Ted, ay wala ho tayo minomonitor na mga bagyo or LPA na posible pong makaapekto sa ating bansa. Manong Ted. Ana, sa ngayon, wala namang lugar na ang pag-ulan tuloy-tuloy, as in tuloy-tuloy, pati sa Negros. Yes po, opo. Hindi naman po tuloy-tuloy, Manong Ted, pero yun nga po, hapon, gabi, or posible tanghali, medyo kilimlim na po, tapos makapag-ulan po natin hapon hanggang gabi po. Oo, napapansin ko at sa akin din pag-aalam sa ilang mga weather app na nagbibigay ng pagtakda sa panahon, usually pag may thunderstorm, hindi naman siya buong hapon o buong gabi. Mga isa dalawang oras pagkatapos nun, gaganda ng panahon? Yes, tama po. Pero kapag may habagat po tayo, halos tumatagal po na hanggang gabi or more than 2 hours po yung mga pag-ulan. Okay. Pupunta kasi ng Bamban si Angela bukas. Ano magiging lagay ng panahon sa Central Luzon? Yes po. Kapag pupunta po tayo sa may Central Luzon area, ay bukas may habagat pa rin po na nakaapekto. Kaya pagdating po ng hapon, though sa tanghali, maliwalas po yung panahon, pero umaga nga po, makulimlim. And then, mababa naman po yung chance ng pag-ulan sa umaga, maulap lang po. Pero sa tanghali, bahagyang sisikat po yung araw. Sa hapon at gabi naman, doon po posible yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Okay, si Chacha naman ay papasyal daw sa Cavite, no? Ba? Dito sa area ng Laguna bukas. O, para tignan yung mga pogo doon. Anong magiging lagay ng panahon bukas yan sa may bandang Carmona, Cavite? Yes po, sa Calabar Zone area naman po, inaasahan din natin bukas ang makulimlim na panahon. At same parehas, Manong Ted, dahil nga po habagat yung nakapekto po sa atin. No? So tatagos po kasi ito dito sa may western section ng Luzon, kasama nga po dyan yung Metro Manila, Cavite area or Calabar Zone area. Kaya expect po natin na may mga pag-ulan pa rin po bukas. Kaya magdala po ng payong si Ma'am Chacha. Ayun, sige. Salamat na marami, Ana, sa iyong inihatid sa atin na report. Basta, Ana, may pag-asa. Yun. Salamat po. Salamat, Ana. Thank you si Anak Loren. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.